Noong mga 124 BC, tinipon ni Haring Benjamin ang kanyang mga tao upang ipahayag na ang anak niyang si Mosias ang bagong hari. Itinuro niya sa mga tao na maliligtas sila sa pamamagitan ni Jesucristo at ang mga tao ay nakipagtipan na susunod sa kanya. Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa Aklat ni Mormon, isa pang tipan na Jesucristo. Hindi ko kayo inutusang magtungo rito upang paglaruan ang mga salitang aking sasabihin, kundi upang kayo ay makinig sa akin. Hindi ko kayo inutusang magtungo rito upang kayo ay matakot sa akin o upang inyong isipin na ako sa aking sarili ay higit sa isang mortal na tao. Kundi ako ay katulad din ninyo, saklaw ng lahat ng uri ng mga sakit sa katawan at isipan. Ngunit ako ay inaruga at pinangalagaan ng walang kapantay na kapangyarihan ng Diyos upang paglingkuran kayo ng buo kong kapangyarihan, isipan at lakas na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Mosias, bakit dapat tayo magtrabaho ng ganito? Tama po si Ilorum. Kayo ang hari. Dapat ko bang patawan ang buwis sa mga tao at iba na lang ang paggawain? Hindi. Ako mismo ang gumagawa upang mapaglingkuran ko ang aking mga tao. Sinasabi ko ito sa iyo upang malaman mo na kung ikaw ay nasa paglilingkod ng iyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos. Gayon din, kung ako na tinatawag ninyong hari, nagginugol ang panahon sa paglilingkod sa inyo at patuloy pa rin naglilingkod sa Diyos, ay karapat dapat sa anumang pasasalamat. Hindi ba't nararapat na pasalamatan ninyo ang inyong hari sa langit? Kung paglilingkuran ninyo siya na lumikha sa inyo mula sa simula at nangangalaga sa inyo sa araw-araw at nagpapairam sa inyo ng hininga, sinasabi ko, kung siya ay paglilingkuran ninyo ng inyong buong kaluluwa, gayon man, kayo'y magiging di kapakipakinabang na tagapaglingkod. Ang hinihingi lamang niya sa inyo ay sundin ang kanyang mga kautusan at nangako siya sa inyo na kayo ay uunlad sa lupain. Pinapangyari ko na kayo ay sama-samang magtipon upang aking maipahayag sa inyo na hindi na ako ang inyong magiging guro o inyong hari. Subalit ang Panginoong Diyos ang nag-utos sa akin na ipahayag sa inyo sa araw na ito na ang aking anak na si Mosias ay isang hari at isang pinuno sa inyo. Kung hindi sa mga laminang ito na naglalaman ng mga talaan at mga kautusan,
Nagdusa na marahil tayo sa kamangmangan. Maging hanggang sa ngayon, hindi nalalaman ang mga hiwaga ng Diyos. Iniutos ng Panginoon sa ating ama si Lehi na dalhin ang mga ito sa ilang. At ito, ang espada ni Laban, na ginamit ni Nephi upang maisakatuparan ang mga kautusan ng Panginoon. Gamit ang espadang ito, nilabanan ko ang mga hukbo ng mga Lamanita. Tulad ng pagsunod ninyo sa akin, kung inyong susundin ang mga kautusan ng aking anak o ang mga kautusan ng Diyos na ibibigay sa inyo sa pamamagitan niya, ang inyong mga kaaway ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo. Ngunit aking mga tao, mag-iingat kayo na baka magkaroon ng mga pagtatalo sa inyo at inyong piliing sundin ang masamang espiritu sapagkat masdan may isang kapighati ang igagawad sa kanya na pumiling sumunod sa espiritong iyon. Ninanais kong inyong isaalang-alang ang pinagpala at maligayang kalagayan ng mga sumusunod sa mga kautusan ng Diyos, sapagkat masdan, sila ay pinagpala sa lahat ng bagay, kapwa temporal at espiritual. At kung sila ay mananatiling matapat hanggang sa wakas, sila ay tatanggapin sa langit upang doon manahan ang kasama ng Diyos sa kalagayan ng walang katapusang kaligayahan. Tandaan, tandaan na ito ay totoo, sapagkat ang Diyos ang nagsabi nito. At muli aking mga tao, ako ay may sasabihin pa sa inyo, sapagkat masdan ako ay may sasabihin sa inyo hinggil sa yaong darating. At ang sasabihin ko sa inyo ay ipinalam sa akin ng isang anghel mula sa Diyos. At sinabi niya sa akin, gumising at pakinggan ang mga salitang aking sasabihin. Sapagkat masdan, ang panahon ay darating na at hindi na nalalayo na ang Panginoong makapangyarihan ay bababa mula sa langit sa mga anak ng tao at mananahan sa isang katawang lupa at ahayo sa mga tao, gagawa ng mga himala tulad ng pagpapagaling ng may sakit, pagbuhay ng patay, pagpapalakad ng pilay, ang bulag upang makatanggap ng paningin at ang bingi upang makarinig. At masdan, siya ay magdaranas ng mga tukso at sakit ng katawan nang higit sa matitiis ng tao maliban sa kamatayan. Sapagkat ang dugo ay lumalabas sa bawat butas ng kanyang balat. Napakasidi ng kanyang magiging pagdurusa dahil sa kasamaan at karumal-dumal na gawain ng mga tao. Sapagkat sa atin ay isinilang ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak. Patang pamamahala ay maaatang sa kanya. At siya ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang amang walang hanggan, prinsipe ng kapayapaan. Anak, nais kong inyong pakatandaan na ang mga salitang ito ay totoo at na ang mga talaang ito ay totoo rin. At siya ay tatawaging Jesucristo, ang anak ng Diyos, ang ama ng langit at lupa, ang lumikha ng lahat ng bagay mula sa simula. At ang kanyang ina ay tatawaging Maria. Siya ay paparito sa kanyang kalahi at ang kaligtasan ay mapasa mga anak ng tao maging sa pananampalataya sa kanyang pangalan. At maging matapos ang lahat ng ito, at siya ay tuturing nilang isang tao at sasabihin may sa Diablo at pahihirapan siya at siya ay ipapako sa krus. Sino mang maniniwala na si Kristo ay paparito, sila rin ay makatatanggap ng kapatawaran ng kanilang kasalanan at magsasaya sa labis na kagalakan
na parang siya ay pumaroon na sa kanila. At walang ibang pangalang ibinigay o anumang daan o paraan kung saan ang kaligtasan ay mapapasa mga anak ng tao. Tanging kay at sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Kristo ang Panginoong makapangyarihan. Sapagkat ang likas na tao ay kaaway ng Diyos at naging gayon mula sa pagkahulog ni Adan at magiging gayon magpakailanman. Maliban kung bibigyan daan niya ang panghihikayat ng banal na espiritu at hubarin ang likas na tao at maging banal sa pagbabayad sala ni Kristo at maging tulad ng isang bata, masunurin, maamo, mapagpakumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig, handang pasakop sa lahat ng nakita ng Panginoon na angkop na ipabata sa Kanya. Maging tulad ng batang na pasasakop sa kanyang ama. At ngayon, nasabi ko na ang mga salitang iniutos sa akin ng Panginoong Diyos. At ang mga yaon ay magsisilbing patotoo laban sa mga taong ito. Sa araw ng paghuhukom, sa makatwid sila ay hahatulan bawat tao. Alinsunod sa kanyang mga gawa, maging ang mga yaon ay mabuti o masama. At gayon ang iniutos sa akin ng Panginoon. Amen. Hinihiling namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa amin ay naniniwala kay Jesucristo sa panganak ng Diyos. Patawarin sa aming kasalanan at tanggapin ang aming at gamitin ang nagbabayad sa alam ng ni Kristo. Nais namin pumasok sa isang tipan upang kami ay makatanggap ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Aking mga kaibigan at kapatid, aking lahi at aking mga tao, maniwala sa Diyos. Maniwala na siya nga at na siya ang lumikha ng lahat ng bagay kapwa sa langit at sa lupa. Maniwala na kayo ay kinakailangang magsisi at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. At kung gagawin ninyo ito, kayo ay laging magsasaya at mapupuspos ng pag-ibig ng Diyos at hindi maglalayong saktan ng isa't isa, kundi ang mabuhay ng payapa. At tuturuan ninyo ang inyong mga anak na huwag makipaglaban at makipag-away, lumakad sa mga landas ng katotohanan at mahalin ang isa't isa at paglingkuran ang isa't isa. Ibahagi ang inyong kabuhayan sa mga maralita at tiyakin na ang lahat ng bagay na ito ay gagawin sa karunungan at kaayusan. Sapagkat hindi kinakailangan na ang tao ay tumakbo ng higit na mabilis kaysa sa kanyang lakas. At sa huli, hindi ko masasabi sa inyo ang lahat ng bagay kung saan kayo ay maaaring magkasala. Ngunit bantayan ang inyong mga isipan, mga salita, at mga gawa at sumunod sa mga kautusan ng Diyos at magpatuloy sa pananampalataya sa inyong mga narinig hinggil sa pagparito ng ating Panginoon, maging hanggang sa katapusan ng inyong buhay. Amen. Magpasugo sa mga tao ko, nais kong malaman kung naniniwala sila sa mga salitang sinabi ko sa kanila. Thank you.
maniwala kami! Tanggapin ang aming tipan! Naniniwala po kami! Nakikipagtipan kami sa Diyos! Alam po namin na ito ang katotohanan! Naniniwala po kami! Nakikipagtipan kami! Naniniwalaan namin kayo! Aming hari! Tama! Naniniwala po kami sa lahat ng inyong sinabi! Alam po namin kung kami na! Dahil sa tipang inyong ginawa, kayo ay tatawaging mga anak ni Kristo, mga anak niyang lalaki at babae, sapagkat sa araw na ito, kayo ay kanyang espiritual na isinilang. Sinasabi ninyo na ang inyong puso ay nagbago sa pananampalataya sa kanyang pangalan. Ano pat kayo ay isinilang sa kanya at naging kanyang mga anak na lalaki at babae. Kaya nga, nais kong taglayin ninyo ang pangalan ni Kristo. Pakatandaan, panatilihing nakasulat ang pangalan sa inyong mga puso. Upang inyong marinig at makilala ang tinig ng tatawag sa inyo, at gayon din ang pangalang kanyang itatawag sa inyo. Paano makikilala ng isang tao ang Panginoon na hindi niya pinaglingkuran at dayuhan sa kanya at malayo sa pag-iisip at mga hangarin ng kanyang puso? Sa gayon, nais ko kayong maging matatag at huwag matitinag. Laging nananagana sa mabubuting gawa upang si Kristo ay matatakan kayong kanya.